Ganito kalakas ang agos ng Magat Dam na merong 7 gates na binuksan. Bawat segundo nalalagay sa panganib ang buhay ng mga taga Cagayan, Tuguegarao at Isabela. Napakahalaga ng bawat segundo para sa buhay ng mga tao at hayop na naroroon. Sumisigaw sila ng tulong. Ngunit sa sobrang dilim ay hindi malaman kung saan at paano magsisimula ang rescue team. Nangyayari, Lord, grabe, kailangan na po namin ng tulong, Lord. Grabe na, Diyos ko. Grabe. Hindi na buong kaluluwa ko ngayon, nakakatindig balahibo. Rescue. Kailangan na po talaga namin dito po. Please po, Makababa District. Sa near Evas Pansiteria po. Near Evas Pansiteria. Linaw is po. Near Evas Pansiteria. Doon. Kumataya balahibo ko. Napakadami ng umiiyak sa Tuguegarao ngayon. Nalulunod na ang mga bata at mga hayop. Humihingi sila ng tulong dahil pataas ng pataas ang tubig mula sa dam pero hindi sila ma-rescue. Tatlo lamang daw ang rescuers, namatay na ang isa. Walang rescuers, hindi ma-rescue lahat at puro sigaw lang ang paghingi ng tulong. Napakadilim rin daw ngayon, kaya hindi makita kung sino ang kailangan pang i-rescue. Sobrang nakakaiyak, umiiyak sila dun ngayon at walang tulong na dumarating dahil kailangan daw magpa-swab test ng media at rescuers para makapunta doon. Hindi na po kaya ng rubber boats ang Linaw East Tuguegarao. Calling for aerial rescue teams. Narito naman ang latest update. Libo-libong mga residente sa Cagayan, Isabela at iba pang mga probinsya na bahagi ng ilog ng Cagayan ang natrap sa kanilang mga bahay o sa mga rooftop mula noong sinalakay ng bagyong Ulysses. May ilan na agarang humihingi ng tulong sa pamamagitan ng social media.
Dahil sa Typhoon Ulysses at sa pag-ulan, ang Magat Dam sa rehiyon ay kailangang magpalabas ng labis na tubig pagkatapos umabot sa critical na level. Sinabi ng gobernador ng Cagayan na si Manuel Mamba na pinalala nito ang pagbaha sa lalawigan ng Cagayan. Sa Ramon Isabela, ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard ay nagligtas ng higit sa 200 katao sa Cagayan at Isabela sa paunang oras ng operasyon ng rescue sa mga lalawigan matapos ang matinding pagbaha na sumalanta sa Cagayan Valley. Nitong alas 12:30 ng umaga ngayong Sabado, 276 na apektadong residente ang nailigtas mula sa malalalim na pagbaha sa Cagayan at Isabela. Yan ay ayon sa Coast Guard District, Northeast Luzon. Meanwhile, si Vice Presidente Lenny Robredo ay kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga koponan mula sa Armed Forces of the Philippines para sa posibleng pagsagip sa mga residente ng Cagayan Valley na natrap dahil sa pagbaha. Ngunit mukhang ang aerial rescue ay maaaring hindi posible hanggang ngayon. Yung mga taga doon. Yung mga taga balahibo ko.